The Philippine Senate President says either one of two Senate committees can hold its own probe of the Duterte drug war. RG Cruz tells us an inquiry by the Senate Committee of the Whole remains an option. Senate President Francis Escudero is considering several committees that could lead the Senate's investigation into the bloody drug war of former President Duterte. These include the Senate Blue Ribbon Committee led by Senator Pia Cayetano, or the Senate Committee on Justice and Human Rights led by Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III. This comes amid doubts raised by some House lawmakers and relatives of alleged victims of extrajudicial killings over the impartiality of Senator Ronald De La Rosa, who was planning to conduct a separate inquiry. De La Rosa, who implemented the drug war when he was National Police Chief, and longtime Duterte aide Senator Bongo have been implicated in a so-called reward system for slain drug personalities. Sinabihan ko na rin si Senators Pia and Coco Pimentel na may posibilidad na ganun, marahil o may mag-aakusa ng ganun, at tiyakin nilang magiging patas at parehas yung hearing. Sino man ang mag-chair ng committee at anong committee man ang mag-handle. The lead co-chair of the House Quad Committee, which is also probing the drug war, agrees. That's the most logical thing to do. Mahirap naman kasi na imbestigahan mo yung sarili mo sa sarili mong komite, no? Kung ikaw ang inaakusahan, no? And this goes the same to all others that are being accused. The Senate chief wants the investigation to begin during the break so it won't affect legislative work when they resume plenary sessions in November. Ang sabi ko ay mas gusto kong masimulan sa recess para sa gayon ay medyo menos-menos na kapag nag-resume kami dahil tatalakayin na namin ang panukalang budget sa taong 2025. According to Senate rules, only the Senate Blue Ribbon Committee can hold investigations motu proprio without the nod of the full Senate. Pero kung magre-resume, malamang ang Committee on Justice ang mag-hearing. Dahil nga hindi kami in session sa ngayon, so baka may mga iba't ibang factors na kailangang timbangin. Kung gusto namin Senate Committee of the Whole, sasabihin ng iba na kailangan mag-resume muna kami para ma-subject to plenary if ever debate, but definitely ma-subject to plenary action. Kung gusto naman naming dinigin na ngayon habang kami hindi pa in session, then baka nga mag-desisyon si SP Cheese na ang Blue Ribbon ang duminig nito. Pimentel says he's ready to do his job if the inquiry is entrusted to him. For Ontiveros, she still hopes her proposal for a committee of the whole is still considered, arguing it's the best way to encourage witnesses to come forward. Palagay ko ang Senate Committee of the Whole at hindi iisang komite lamang kung alinman ay mas magbibigay ng kaluwagan ng loob sa mga victim survivors ng war on drugs at ng mga EJ case na dumalo at magsalita. The Senate Chief says this is still an option and he can even delegate its leadership to another senator. Yung mga nakarang Committee of the Whole, hindi naman yan pinag-preside ng Senate President. Pinag-preside yan nung inassignan na miyembro na maaaring chairman ng mga komiteng binanggit ko pa rin sa'yo. Ontiveros also believes the testimony of former President Rodrigo Duterte will be crucial. De La Rosa earlier said he will ask his former boss to testify. Tingin ko, if we can get more of the perspectives of Duterte himself, whether as a resource person or through submissions of or procurement of documentations, malaking bagay na yon. Lalo na't inaabangan pa rin natin yung proseso ng International Criminal Court. The Senate Chief sees no problem with inviting Duterte. Imbitasyon lamang naman yon bilang pagkortesiya sa dating Pangulo, maski nga ang Quadcom ay iniimbitahan lamang si dating Pangulong Duterte bilang dating Pangulo at paggalang sa kanya. Hindi sila lumalampas dun sa hindi pagsipot ni Pangulong Duterte at iniisyuan siya ng sampina. Ontiveros believes the end of the alliance of President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte should encourage the Senate to investigate the drug war. Nung inimbestiga namin yung mga EJ case noong panahon pa ni Duterte, in a way, it was under duress, di ba? Well, in fairness nga sa Senado, gaya ng nabanggit ko kanina, panahon pa ni Duterte, tinatanong na namin yung EJ case at saka yung war on drugs. Ngayon pa na
wala na siya sa kapangyarihan, at least sa office of the president. Ngayon pa na, well, sorry sila kasi naghiwalay na nga silang unit team. Wala na silang unit team. Ontiveros is all praises for the House Quad Com, who in turn will soon be ready to issue a partial committee report on the killing of Chinese drug convicts in 2016 at the Davao Prison and Penal Farm and the death of PCSO official Wesley Barayuga. RG Cruz, EBS-CBN News.